Magandang hapon pong muli sa inyong lahat, kabayan. At sa lahat po ng ating pong mga tagasubaybay, magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ulit tayo sa Cavite area, particular dito po sa may bandang Tagaytay na ano. Siguro pamilyar na kayo sa ating pong tinatahak ngayong araw. Ito po yung tinatawag na Tagaytay Alfonso Bypass Road. At ilalagay ko na lamang po yung unang vlog natin dito last maybe 3 months para may idea po kayo kung paano pumunta. At ang ibabahagi po natin sa inyo ngayong araw ay yun pong update nitong bypass road nga na ito. Patawid na po dyan sa kabila, ano? At nadaanan natin kanina, kaya po aking binalikan ay tatagos niya sa kabila, tatawid na po siya ng Crisanto M. Delos Reyes sa Avenue, yung papunta po ng Tagaytay galing ng Amadeo. At aalamin po natin kung hanggang saan na siya, ano? Tingnan po natin kung makukuhanan natin siya ng video sa itaas. Kanina po kasi ay medyo umaambon. At magmula po dito, matatanaw natin, binulwas na yung harang dyan sa lugar na yan. At tanaw na tanaw na po yung kabila. Lamang ay sarado pa. Hindi pa po tayo makakatagos ng diretso. Pero mayroon po kayong mayroon po akong ituturo sa inyo na way. Kakanan muna tayo dito. Ayan, oh. Tapos kakaliwa tayo banda-banda riyan ng konti. Ayan. Dito siya, sa maliit na kanto na ito. Wait lang natin. Ayan. Thank you, boss. Ito, mga residential po ito. Pansamantala ay pwede nyo po itong daanan, lalo na yung ating pong mga kasamahang rider, ano po. At babaybayin po natin itong ano na nga na ito, kadugsong nitong Tagaytay Alfonso Bypass Road. Diyan po galing tayo kanina, oh. Aakyat tayo dito. Ayan. Aalamin po natin kung hanggang saan na siya. No? Dati po kasi wala tayong hindi natin alam kung paano pumunta rito. Ayun, nakita natin yung ibang mga rider, dun sila nagdaraan. Ang kotse medyo pahirapan po. Nakita nyo naman yung ating pinasukan kanina, napakakitid. Mayroon pa siyang mga ongoing na construction katulad po dito, pero yung tulay gawan siya, bumubuo na siya. Tila palalakihan pa yung tulay kasi ang lapad nito, eh. Ano po ito, 2 lanes magkabila, bali 4 lanes sa lubungan. At ang kagandahan, nakikita nyo yung mga concrete barrier na yan sa gilid. Pinanay. Sa gitna naglalakad. Yung pong nasa magkabilang gilid na yan. Yun, hanggang dito na lang tayo. Eto, pag kinaliwa po natin yan, dire-diretso lang yan. Ang labas po niyan ay Tagaytay na Subo Highway. Tagaytay na Subo Road, ano. So, tingnan po natin kung makapagpalipad tayo dito ng ano, drone. Ayun, kabayan. Pinaliparan natin siya ng drone kanina, kaya lang umambon. Kaya binaba ko kaagad. Meron pa pala siya hanggang doon. So, next time po, babihayan po natin siya.
kung titingnan natin kung hanggang saan pa yung dulo doon. Pansamantala ay hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Nakita nyo naman dyan sa ating drone footage. Hindi po natin alam kung hanggang saan yan, ano. Pero ayun, medyo mahaba-haba na siya. So, shoutout po kay Sir Ryan dun sa may, nagpaalam tayo dun sa may bahay, ano. At sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kumparehan diyan. At next time, kasi umuulan na po, kaya medyo retreat na muna tayo. So hanggang dito na lang po muna yung itong ating huling update dito nga sa Tagaytay Alfonso Bypass Road, ano po. Sa mga ngayon lang napagawi sa ating pong maliit na YouTube channel, sana po huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Kung bilis ka pa yung Alex, lagi po nagpapaalala. Lagi po tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. Ingat po. See you on my next vlog, God willing. And I always say, as salabay.